ba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabisiya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw. Mahal kong hari, nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya,
bakit po kayo naniniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ang aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pugbahutan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan na inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyong ako'y patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako'y di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usaping ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatutunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasusumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Iyong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag mo sa Diyos, sa aki di ikakait. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, o Diyos, ang kabantugat dito namin sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan na darama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
pagkasundo ni Kristo. Ang Diyos at mga tao, kaya napatawad tayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Umirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ng Biyernes, araw ng debosyon sa Poong Jesus Nazareno, tayo po ay inaanyayahan na pagnilayan kung paano ba natin ine-exercise o isinasabuhay yung mga kapangyarihan, posisyon, o otoridad na mayroon tayo. Kaya mo ba talaga ang inihiling mo ngayon sa Poong Jesus Nazareno? Kasi yung hinihiling natin ay magbibigay sa atin ng posisyon, magbibigay sa atin ng katungkulan. Kaya mo bang i-handle yan? Tingnan po natin. Sa unang pagbasa, si David ay pinili ng Panginoon para maging hari ng Israel. Hindi pa siya talagang nakaupo, pero itinalaga na at pinili ng Panginoon mula sa pagiging pastol ng mga tupa, siya po ay magiging kahalili o papalit kay Saul, kay Haring Saul. At kung kaya, sa kwento natin sa unang pagbasa, sa bahaging ito ng aklat ni Samuel, ninais ni Saul na patayin si David. Tinutugis na nila si David, maging yung mga kasamahan ni David, para nga maalis yung aagaw para kay Saul, aagaw sa trono niya ng pagiging hari. Balikan ko ulit, si David mula sa pagiging pastol, mga tupa lang ang kanyang pinoprotektahan, mga tupa ang kanyang inaalagaan. Kung tutuusin, bata pa, murang isip pa, pero pinili ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, ipinahayag itong mga pangalan na pinili ni Jesus na maging kasama niya na tinawag na apostol. Sabihin niyo nga po, apostol. So malinaw po dito na
sila ay pinili para maging kasakasama, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo o masasamang espiritu. Sa pamantayan ng tao, itong mga alagad na ito ay mga mabababang uri sa lipunan. Kaya nga sabi dito, meron dito mapupusok ng mga anak ng ibig sabihin mapusok, meron dito rebelde, mga makabayan, meron dito ay magkakanulo sa kanya. Pero pinili. So kung tayo ang pipili, malamang hindi ito. Babagsak ito sa criteria o qualifications natin. Pero pinili sila ng Poong Jesus Nazareno para maging mga haligi ng simbahang kanyang sinisimulan o itinatag. Naintindihan pa po ba? Okay pa tayo? Malinaw naman yung pagsasalita ko. Okay. So, pinili ng Panginoon itong mga ito para maging leader sa susunod na henerasyon. Ngayon, binabalikan na lang natin, sila ay mga naging leader. So, para sa mga naghahangad, kasi minsan po, no, pinag-aawayan natin yung pagiging leader o anuman ang posisyon. Hindi lang sa gobyerno, maging sa loob ng simbahan, sa mga ministries, organizations, minsan ito ang pinag-aawayan at pinagkakaguluhan. Kaya nga ang tanong, kaya mo ba talaga? Balikan natin si David. Naging karapat dapat si David maging hari dahil hindi siya nagpadalos-dalos. Nakontrol niya ang kanyang emosyon. So maganda pala yun, no? Ang isang leader ay marunong ng disiplina sa kanyang sarili. Yung hindi pa bugso-bugso, yung kanyang damdamin, may control siya. Kasi kung tutuusin, sabi po dito, pwede niya na sanang pinatay si Saul. May pagkakataon na siya. Etong haring ito ay nais siyang patayin. Wala naman siyang ginagawang masama. Pero tinutugis. Nung magkaroon ng pagkakataon, sinabi niya na hindi ko dapat gawin yan sa aking hari. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya yung galit, no? Kaya nga ang isang leader, hindi pwedeng paiiralin mo ang init ng ulo, hindi mo pwedeng pairalin ang galit na magdidesisyon ka dala ng galit. Ikaw dapat ang may control niyan at malinaw sa iyo na bilang hari, bilang pinili ng Diyos, kung ano ang nais na ipatupad ng Diyos, yun ang dapat mong gawin. Wala sa isang leader ang ilalagay ang kapangyarihan o ang kitlin ang buhay ng isang tao. Sa Ebanghelyo, binigyan ang kapangyarihan ng mga alagad, hindi para magparusa, hindi para magpahiram, kundi para magpalaya. Ang mga leader na pinili ni Jesus, binigyan ng kapangyarihan para magbigay ng pag-ibig, magbigay ng pagpapatawad. O ngayon, sa atin, may mga katungkulan tayo. Ako, sa simbahan, sa parokya namin, sa Soledad. Kayo, may mga katungkulan. Hindi man sa organization, hindi man sa barangay, hindi man sa gobyerno, sa pamilya. May katungkulan ang bawat isa sa atin. Nang nakakalungkot, nagkaroon lang ng posisyon, nagkaroon lang ng pangalan, lumaki na ang ulo, at kung ano ang gustong gawin, yun ang kanyang ipapatupad na malayong malayo sa kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos. Gaya na nga sabi ko kanina, yung mga hinihiling natin, hinihiling lalo na ng karamihan sa inyo, no?
yung mga may dala ng passport, may mga dalang document para makapag-abroad, kaya mo ba talaga? Kasi pag nagkatrabaho ka, yayaman ka. Pag may pera ka, masusunod ka. Tama ba? Sino ang may pera sa bahay? Siya ang may kapangyarihan. Siya ang nagdidikta. Tama ba? Ngayon, kaya nga tinatanong ko, yan ay ibinigay sa iyo ng Poong Nazareno o ibibigay pa lang sa iyo ng Nazareno ang tanong, kaya mo bang i-handle ang kapangyarihan na ibibigay sa iyo? O baka naman, kumita ka lang, lumaki na agad ang ulo mo, yumabang ka na agad, naging mapagmataas ka na. Yung mga mayayaman na dito, baka nakakalimot kayo. Baka nakakalimot tayo sa binigay ng Diyos sa atin, hindi atin ito. Kung tutusin, hindi nga tayo karapat-dapat dito, pero ginusto ng Diyos na ibigay sa iyo, ipagkatiwala sa atin ang posisyon at kapangyarihan kahit taglay pa nito yung pera na hawak natin. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang abusado. Ba't natatakot kayo? Hindi natin dapat abusuhin ang kapangyarihan na mayroon tayo. Hindi porket ikaw ang magulang, eh sasamantalahin mo, eh ako ang magulang. Tama pa ba ang pagiging magulang mo ayon sa turo ng Diyos? Kung ikaw ang opisyal, mga leader sa mga ministries and organizations na minsan ayaw mong bitawan, tama pa ba ang mga desisyon na iyong ginagawa? O dahil sa galit, o dahil sa iyong pamumuno, nagkakawatak-watak lalo ang mga miyembro. Pero gusto mong maging opisyal. Gusto mong maging leader. Huwag mainit ang ulo. Kaya nga dapat, kung alam mong mainitin ang ulo mo, ikaw mismo magsabi, hindi ako pwede dyan. Wala kang disiplina sa sarili, wala kang control, ay hindi ako pwede dyan. O kaya naman, maging hamon sana ito sa iyo. Leader ka na, kaya hindi na dapat mainitin ang ulo. Hindi na dapat bugso ng damdamin ng pinaiiral, kundi kung ano ang aral na ibinibigay ng Poong Jesus Nazareno. Kakayanin naman, no? Kaya mo naman yan. Huwag ka lang talagang makalimot. Kaya nga nandito yung mga halimbawa ni David at ng mga alagad. Si David, hindi niya ginantihan ng masama yung taong gustong gumawa ng masama sa kanya. Ang mga alagad, pagdating ng araw, bubugbugin, papahirapan, papatayin, pero hindi rin nila ginantihan ito ng masama. Kasi malinaw sa kanila na mas may kapangyarihan at mas may hawak sa kanila ang Panginoon kaysa sa mga taong gumagawa at nais silang gawan ng masama. Ganun pala yun, no? Yung kapag hindi ka gumaganti at hindi mo binabalak gantihan ang mga taong gumagawa ng masama sa iyo, ibig sabihin, may control ka sa sarili mo at hindi mo hinahayaang kontrolin kanila sa kung ano ang magiging reaksyon mo. Kasi pinuprovok ka, di ba? No? Ang mga taong may iniisip na masama sa iyo, pinuprovok ka para mapasunod ka nila sa kung ano ang gusto nilang gawin mo. Yung maging masama ka rin. So, pag ginaya mo yon at ginawa mo, na-control ka nila, hindi ikaw ang kumontrol sa kanila. Kaya kung medyo nagagalit ka na, no, parang pakiramdam mo, out of control ka sa emotions mo, mas mainam, alis ka muna eh. Iwas ka muna.
para makumpus mo ulit yung sarili mo eh. At lalo tigit, makapagsangguni sa Poong Nazareno sa pamamagitan ng panalangin. At babalikan natin ulit ano ang gagawin ni Jesus kung siya ang nasa katayuan natin. Isang katungkulan, isang responsibilidad, maging ang pagiging deboto natin. Hindi lang ito sa pangalan, hindi lang ito para sa sarili natin, kundi ikaw ay deboto na dapat mong ipakita at dapat nilang makita ang tunay na pagiging deboto, mahinahon, masunurin sa Diyos, lalong-lalo na hindi mainitin ang ulo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag mainit ang ulo. Kalmahan lang natin, no? Kalmahan lang natin kahit na minsan gigil na gigil ka na, eh kalma ka lang, no? Kalma ka lang. Kasi ang Diyos ang pumili sa iyo, Diyos din ang magtatanggol sa iyo. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas sa pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo at maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo,
muling ihandog sa iyo buong puso ko, inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samahang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng salangit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Poong Jesus, Nazaret mo, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krusay na matay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay sa natay bibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay ka'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oh,
Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement: inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang small size ay nagkakahalaga ng 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapalalahanan na rin po ang mga nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hiatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.